Boom! Ayos! Okay, ayos? Ayos, no? Guys, interesado ba kayo mag-business? Ako interesado ako itong computer shop, internet cafe business. So ngayon, kung gusto nyo matuto, pag-aralan natin. Alright? Alright! Kamusta naman mga kabagang at mga oso? Sana ay feeling good kayo habang pinapanood nyo ang pagka-aperahang episode na to. So guys, yun nga, ako interesado o magtatayo ng computer shop business. Kasi itong isa nating tropang oso, aba magaling. Magaling, pag-aralan natin yung ginawa niya at naging successful siya sa computer shop internet cafe business. Okay, around 5-6 years ago, meron isang tropa na gustong magnegosyo. So, ang naisip niyang negosyo ay computer shop, internet cafe. Nagsimula siya sa 6 na unit sa isang bakanting bahay sa loob ng isang subdivision kung saan sila nakatira. At ito ang Shuttervid Internet Cafe. Ito ang first branch. Dati, 6 lang ang laman nitong computer at hindi pa ito ganito ka-develop. Pero sa masigasig na management ng ating tropang oso, napalago niya to, naging 10, naging 15 at ang laman nito ngayon ay 40 computer. Mamaya, magko-compute tayo kung paano kumikita at kung paano magle-level up. At mga around after 2 years, itinayo ang second branch. Sa same subdivision, ibang phase nga lang. Ito ang second branch ng Shuttervid. At meron din itong 40 computer. So meron na siyang 40 at may 40, 80 computer na. At mga around after 1.5 years, ito ang pangatlong branch sa kabilang subdivision. At syempre, hindi naman lalayo, more or less around 40 computer din bawat computer shop ang inilalaan ni Osong Shuttervid. Actually guys, ito ay pwede sa mga kabagang. At pwedeng-pwede rin ito sa mga oso. Alam nyo, nung itinayo ni Osong Shuttervid ito ay 25 years old lang siya. Pero ngayon, successful na. Ang dami niya ng motor. May bagong NMAX at naka-Hilux pa. Payaman! At hindi naman nagtagal, ito na ang fourth branch dun din sa unang subdivision. So dito sa subdivision na ito ay meron na siyang 3 branches. Hindi naman naglalayo, lahat to ay halos mayroong 40 computer. So all in all, meron na siyang 40, 80, 120, 160 na computers. Ngayon guys, kung nagbabala kayo at meron kayong maliit na pwesto, mas maganda kasi hindi ka na nangungupahan. Kung meron kang pwedeng gawing extension sa bahay nyo, ito namang Shuttervid, dalawa rito ay inuupahan. Yung isa 6,500, yung isa 6,000. Ito, 6,500 ang upa rito. Ito naman, ay halos tali pa. Ay, ito nga, may tindahan pa sa harap na ito raw yung mismong nagpapaupa kaya naglagay din ng tindahan sa harap. Ay, 6,000 ang upa. So, kung gusto mo magtayo, ang bawat isang unit ay nangangailangan ng 2 feet. Dalawang tiles na 12 inches by 12 inches. Baliktaran lang naman yan. Matatalo na lang yan. Siguro ganito na safe. Pero okay lang yun. At syempre, papabuo ka sa isang technician ng system mo. Ngayon guys, ang isang computer sa ngayon ay nagkakahalaga ng 15 to 25,000 pesos. Pero depende naman yan sa target audience mo, sa target client mo. Katulad nito ni Shuttervid, more on gaming to eh. Kaya mas mataas yung specs niya. So around 15 to 25,000 pesos bawat isang computer, depende sa specification.
at depende rin naman sa target client mo. Ba't ka magmamataas kung ang kliyente mo naman ay surfing lang, browsing lang, printing lang, typing lang. So, siguro katulad sa akin, gusto ko magtayo doon naman sa subdivision namin, around 50-50. Siguro 50% ng audience ay mga batang naglalaro at 50% naman yung mga kapitbahay kung nagbabrowse, nagsusurfing lang. So, siguro hindi masyadong dapat taasan ko ang specs. So, magkano ang kitaan? Paano dumami ang mga branches ni Shutterbeat? Check natin para inyong matutunan. Boom! Okay, so normally, 16 hours ang operation ng isang internet cafe. Katulad ni Shutterbeat, nagbubuka siya ng 8 AM at hanggang 12 midnight. Let's say, ang isang PC ay narerentahan lang siya ng 75% ng 16 hours. So that is 12 hours. Doon na lang tayo magko-compute. So let's say, ang isang PC ay narentahan ng 12 hours out of 16 hours na ang rate ngayon ay 15 pesos per hour, meron kang 180 pesos per PC. Eh kung halimbawa ako, meron akong 20 PCs times 180, that is 3,600 pesos a day. Ibabawas ko na agad yung pampasweldo ko sa mga nagbabantay sa staff. So sa 16 hours, meron niyang 28 hours. So dalawang staff ang kailangan dyan na magkarelyebuhan. Sa 300 pesos sa bawat isang tagabantay, that's 600 pesos per day. So may natitira pa akong 3,000. Hindi naman nagsasara ang computer shop o ang internet cafe. Wala itong holiday. So ita times ko sa 30 days. 3,000 times 30 days, that is 90,000 pesos per month. Minus ang expenses natin katulad ng electricity. Average per 20 units ay 8,000 ang electricity. Siyempre, ang internet natin, ang 50 Mbps ay 2,899 per month. At kung nagrerenta tayo ng pwesto, another 6,000. So, meron tayong 73,100 pesos sa ating internet shop. Ito ay ang computation natin sa 20 PCs per shop. What if, kung meron akong 4 na pwesto? Awu! Awu! Spartans! What is your profession? See, old friend. Boom! So guys, ganon ka tindi. Ganon ang pwede nating expect pag nagtayo tayo ng computer shop business. But then again, sabi sa akin ni Shutterbeat, every 5 years you have to upgrade kasi yung mga kliyente natin ay naghahanap yan ng mga computer shop na nakakasunod na latest technology. So si Shutterbeat ay nag-upgrade siya every 5 years at yun din ay malaking halaga kaya yun ang pinag-iipunan niya mula doon sa mga kinikita niya. So guys, hanggang dito na lang muna. Dito ko natatapusin. Sana nagkaroon kayo ng idea, nagkaroon kayo ng background sa pagnenegosyo ng internet shop. So please like and subscribe. So guys, check nyo rin ang mga playlists dito sa Boss Jake TV. Baka at least 1 or 2 or 3 playlists ay maging playlist mo rin. Dahil dito sa Boss Jake TV, marami kang matututunan at ma-entertain ka because this is an infotainment channel. Boss Jake TV! Yeah!